Bagamat labis na nasagdan sa pagkakaunawaan ni na Sargento William at Perla, inihabili ni Kapitan David sa kapapulis ang dating nobya at nagbirhaw sito kung saan siya naging customer ni Zenny. Pumayag ang GRO na may labas siya ng kapitan. Subalit, nalantad sa kanya na ang pulis ang serial killer. Ating pagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kananan sa Pilipinas, DZRH. It is RH 11, Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito naman sa... Ano ang katotohanan? Nang makalilig sa sigaw mo, Zenny. Kapitan David, huwag mo ko patayin. Walang maaaring sumakulolo sa'yo sa lugar na ito. Maawa ka sa akin. Bakit ako maawa sa'yo? Ako lang ang inaasahan sa pamilya namin. May sakit ng matatanda ng mga magulang ko. Kaya nagtrabaho ako sa Biros para maipagamot sila. Hindi ako maaaring maawa sa'yo. Dahil mas mahirap, mas kabag-habag ang naging kalagayan ko. Dahil sa kagagawan ninyong mga GRO. Kapitan! Dahil sa isa sa inyo, nagkasakit ako ng AIDS. May AIDS ka? Oo. Nagkaroon ako ng nakahawat na kamamatay na sakit dahil nahawa ko sa isang GRO na minsan ko lang nakasama. Na hindi ko nakilala dahil sa sobrang kalasingan ko. Kaya bago ako mamatay, isasama ko sa hukay, sa impyerno, ang lahat ng GRO na maaaring magkalat ng sakit na AIDS. Wala ako sakit, Kapitan, wala. Lukoy mo sarili mo! Wala talaga! Boss, mabuti na padaan sa lugar na itong mobil mo. Ikaw si Kaloy, di ba? Eh, ako nga, boss. Sarento, ikaw pala yan. Mabuti naman, nakilala mo ako. Oo, namukhaan kita dahil ikaw ang pulis na minsan nagdumampot sa akin. Dahil sa tangkang pagdukot ko sa GRO na si Zenny. Bakit nandito ka sa lugar na ito? Sarge, palihim kong sinundan si Zenny. Hanggang ngayon ba? Stalker ka pa rin ng GRO na yon? Sarge, huwag kang magtawa. Bago ka dumating, narinig kong sumigaw si Zenny sa loob ng luma at abandonadong bodega. Bakit siya sumigaw? Hindi ko alam, pero parang kailangan niya ng tulong. Hmm? Saan ang luma at abandonadong bodega? Doon, Sarge, doon. Dito ka lang, ha? Ako bahala. Oo. Ha, baka may masamang mangyari kay Zenny, kaya siya sumigaw. Bahala ka na muna rito, Sarge. Okay. Itutuloy ko ang pagtugis sa lalaking malamang hindi pa nakalalayo sa lugar na ito. Hello? Oh, Perla, napatawag ka. Si David po. Wala siya rito sa bahay. Malamang nagpa-doktor. Dahil pinag-uusapan ko magpa-check up. Dahil nga para may sakit. Kaya po ako tumawag niya sa inyo kasi nag-aalala ako sa anak niyo. Dahil ayon po sa ibang pulis na nakausap ko sa presinto, madalas silang mapuna. Parang balisa si David. Salamat sa pag-aalala mo sa anak ko, Perla. Ano po, sana naman po walang malubang sakit si David. May isa pa akong pinagdarasal. Ano po yun? Na sana pagkabalikan kayo ng anak ko. Senator William, narito ka pala sa opisina ng presinto. Talagang hinihintay kita rito, Captain David. Tama. Dalawa lang tayong narito. Magkakausap tayo ng lalaki sa lalaki. Hindi ko inabutan ng lalaking tinugis ko. Inaasahan ko na yan.
Pagbalik ko doon sa butega, wala ka na ron. Pati ang babaeng nakita kong nakahandusay doon na duguan. Pagalis mo, isinugod ko sa ospital yung babae. Si Seni siya, na GRO sa beer house. Hindi ko siya nakilala. Lang makita ko siya sa butega. Nagsisinungaling ka, Kap. Sarento? Kilala mo si Seni? Dahil ikaw ang nagdala sa kanya sa luma at abandonadong bodega. Hindi totoo yan. Magsisinungaling ba si Seni? Buhay pa siya. Buhay na buhay, Kapitan. Dahil lang isugod ko siya sa ospital na, naagapan siyang magamot ng mga doktor. Kaya nakausap ko si Seni. At naipagtapat niya sa akin na ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya ay walang iba, kundi ikaw. Bakit mo ginawa yun, Kapitan Tapid? Bakit mo pinagtangka ang patayin si Seni? Bakit? Kasalanan niya. Kasalanan ng lahat ng GRO na naging biktim ako, kaya pinatay ko sila. Kapitan! Dahil nahawa ako sa isa sa kanila at nagkaroon ng nakahahawa at nakamamatay na sakit, kaya nakipagkasira ako kay Perla kahit mahal na mahal ko siya. Kaya nagtanim ako ng matinding galit sa lahat ng GRO. Kaya isinumpa ko sa sarili ko. Nagaganti ako sa kanila na bago ako mamatay, marami sa kanila ang isasama ko sa hukay. I'm sorry, Kap. Pero kailangan gampanan ko ang aking tungkulin. Dakpin ang kriminal na kagaya mo. Kahit ikaw pa ay aking kamparo. Hindi ako nagsisising naging serial killer ng mga GRO. Sinira nilang buong buhay ko, kaya dapat lamang silang mamatay. Dapat lamang mamatay ang lahat ng GRO na may AIDS. Habang misto ng batang humahagulgol si Kapitan David, pinusasan siya ni Sargento William at may katotohanan na inamin ang sargento sa serial killer. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ito sa RH 11, Ray Shibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito na bangsa. Ano ang katotohanan? Kapitan David, nang dadnan ko si Seni sa loob ng abandonado at lumang bodega, wala na siyang buhay. Bakit sabi mo? Pinapaniwala lamang kita na nailigtas ng mga doktor si Seni. Pero dead on arrival siya nang isugod ko sa ospital. Ayup ka, Sarento. Ginampanan ko lang ang tungkulin ko, Kap. Nilansin mo ko. Nililang mo ko. Ang totoo, nung una pa lang na may napatay na GRO, nagduda na ako sa'yo. Dahil nagkaroon ka ng mga kalmot at galos sa mukha at braso na nakahihinala kung saan mo nakuha. Mapapatay kita, Sarento. Maaring totoong nahawa ka sa nakamamatay na sakit ng isang GRO, Kap. Pero hindi tama na maghiganti ka at pumatay. Mapapatay kita. I'm sorry. Pero dahil sa pagiging kriminal mo, malamang, sa loob ng bilanggo ang kanaabuti ng mga huling araw mo dahil sa sakit na AIDS. Sa loob ng kulungan ka na mamamatay dahil sa pagiging isa mong serial killer. Hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby.